Hello guys. Good day to us all. God bless us all. Isang maigsing life motivation lang po para sa ating lahat. Alam ko po lahat tayo aware na for what's happening around the world. Yung iba ko pong mga content na tungkol sa mga Bible verses, inuulit ko lang po, 1 to 2 days ko lang po yan ina-upload dito sa platform ko na to, tapos ino-only ko na lang po yan. Gusto ko lang pong i-express yung gratitude ko sa mga nakakapanood ng mga content ko ng mga Bible verses. Thank you so much po. Sana po kahit papano sa tuwing makakagawa ako ng content na ganito na about Bible verses, meron po akong konting naihahatid na insights sa sino mang nakakapagtapos ng content ko na ganun. Sigad na po ang bahala sa ating lahat, guys. Maraming salamat po sa inyo kapag tinatry nyo pong tapusin. Isang maigsing Bible verses lang po ulit to. Ano yung pangibat sa akin? 1 Corinthians verse 15. 1 Corinthians 15, I mean, verse 51 to 52. Sana po lagi natin pasyalan tong verse na to, tong chapter na to, kasi vital po ito. Magbibigay po to sa atin ng insight kapag nababasa natin to na parang isang magandang motivation o warning na ating Panginoon, na ating Creator, na habang naghihintay po tayo nung surprise na pagbabalik ng kanyang bigatin sa akin. Yung pong parang hindi ko nga alam alin tong parang sa araw na yun talagang kukuhanin na po niya yung mga chosen one, tapos yung iba po dun ibibilang niya po sa maghahari kapag na-implement na po ng ating Creator, ng God the Father, yung 1,000 years na magre-reigning ang ating Lord Jesus. Kasi sabi po dun sa isang fresh na documentary na umiikot na din po sa social media, alam ko po marami nang nakapanood nito, 1,000 na po, nasa more than 20,000 na po ang nag-views nito nung nakita ko to. Pero nung nakita ko po siya, ang bilis po ang dami pong nag-try talagang tapusin to kasi medyo mahaba po siya more than 20 minutes po yata siya if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, more than 20 minutes po tong content na to na siguro po tinay talaga nung taong to na in-upload niya to sa social media para maging aware po yung mga makakapanood. Isa po ako dun sa mga ganun na nag-aabang na mga ganung content. Kasi ako po kasi, lagi ko po itong, madalas ko po itong minimension sa mga content kong ganito na longer video. Sabi nga po ng platform na to, hashtag longer videos. Na lagi po akong aware, lagi po ako nagpapakaaligaga na makapanood ng mga magagandang content na in regards sa ultimate na pagbabalik ng ating Lord Jesus. Kasi para po sa akin guys, ito po POV ko, real talk din po to, real talk. Na mas ninanamnam ko pong makapagtapos ng mga ganung mahabang content na lalo na po regarding talaga sa mga Bible verses, sa love letter ng ating Creator, tsaka po sa mga details ng mga consequence ng mga pangyayari ng pagkakasunod-sunod ng mangyayari po pagdating po talaga nung malapit na talagang mangyari yung pinaka-climax ng Great Tribulation, tsaka yun nga pong pag-agaw, yung rapture na tinatawag. Actually, wala naman po talaga yung word na
rapture sa Holy Scripture. Ang nakalagay po talaga ay aagawin. I-snatch, kukunin yung mga natitirang tao at yung mga natulog na, yung mga namatay noong unang siglo pa po na naglingkod sa ating Panginoon. So magkakasabay po yun, yung namatay at saka yung natitira pang mga tao na ipagmamalasakit ng ating Creator na hindi na talaga makaranas ng matinding tribulation. Kasi nga po guys, we are on an era of ends of humanity. Pero meron pa po talagang 1,000 years. Tapos hanggang matapos po yung 1,000 years na yon, within the duration po ng 1,000 years na yon, nakakulong po yung wicked. Yun nga pong masama yung kalaban ng ating Panginoon na nagrebelde. Isa po siyang anghel dati, kaso nagrebelde po siya eh. Pero marami po siyang mga anghel na nahikayat na sumama sa kanya. So, lagyan ko po to ng part 1. Lalagyan ko po ng part 2 para matapos ko yung i-relate ko sa inyo na bagong nadinigkot na natapos kong content na to, na talagang nagpapatunay po talaga na yung sequence po ng pagkakasunod-sunod talaga ng pagbabalik ng ating Lord Jesus. Sana po eh kahit konti eh makapulot kayo ng maliit na motivation. Kasi po napaka-importante guys na maging alerto talaga tayo during this last era. Sabi nga po a lot of people or most of the people now on these end times, wala naman po talagang exactly nakakaalam ng talagang buong-buong detalye. Yung mismo pong matuwid na mga ngaral na ng generation natin ngayon eh, hindi sinabi din po niya, binitawan din po niya sa kanyang mga itinatawid na mga video na nagpapatotoo na talagang nandun tayo sa end times. Wala po talagang sino mang makakapag-relate ng 100% exactly ng talagang totoong-totoong mangyayari. Pero meron pong more or less 90, para po sa akin more or less 90 to 95 na talagang nakasulat dun sa love letter na ating Panginoon ng pagkakasunod-sunod. Sundan nyo pa po guys, may kasunod pa po, may part 2 pa po para po matapos ko yung pag-relate ko sa inyo. Thank you so much po sa magtatapos ng bagong content ko na to. To God be the glory po. God bless us all po. Be strong in your faith. Be steadfast in your faith. Panghawakan po natin yan, guys. Tsaka magtuloy-tuloy po tayong magtawid ng maliliit na motivation, ng makakayanan nating good deeds na magbibigay pa po sa ating kapwa-tao ng enlightenment, hindi magliligaw. Salamat po. Sigad na po ang bahala sa inyong lahat na nakakakita at nagtatapos ng mga content ko. Pati po yung mga simpleng Kafka templates, comedy o kung ano man. Maraming salamat po sa inyong lahat, pati po dun sa mangilan-ngilan na nag-view ng profile ko. Thank you so much po. Ingat po tayo palagi, and to God be the glory po. Amen. Peace and good health to each and everyone who can see my content. Again, God bless us all, and to God be the glory. Thank you po for watching. Amen.